lahat ng manok na yan, mula dyan hanggang doon, lahat yan hindi sa atin. Bago natin pag-usapan yung tungkol sa diagram, kasi sa bawat post ko naman ng video, nagbibigyan naman ako ng diagram, pero siguro hindi masyado malinaw yun na naman. Kaya marami pa rin nagtatanong kung paano yung diagram. So, eto yung pinaka kaya kong i-explain na diagram sa inyo. Kung sana maintindihan niyo na. Pero bago yun, message kasi sa akin tsaka nag-comment sa YouTube channel natin about dun sa rules daw na hindi ko daw sinunod o ito kasi sabi niya, guys. So review natin. Bas pagkakalang ko sa Facebook lang sana mag-comment, di ba? Tapos sinali mo yung sa YouTube na comment. Pakireview na lang rules mo. So pagbigyan natin, guys. Pataas, tapos may karanasan na sa Electro Fisher. Kasi para sa mga subscribers to eh. So kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. 10 minutes, Merry Christmas. Yun na lang, 10 minutes. Merry Christmas, kahit ang spelling, kahit ano pa yan. Merry Christmas. And then, punta kayo dun sa page natin sa Facebook page, 10 minute Electro DIY din yun. Kahit anong post doon, kunyari... So yun, guys, nakita naman natin na apat yung rules doon. Pero yun nga, sabi pa ni Sir dito, tatlo daw, sabasahin natin. Boss, good morning, Merry Christmas. May 3 rules po kayo sa inyong raffle para po makasali sa raffle. 20 years old pataas, tapos... Ting, tama nga siya. Second, dapat po may karanasan sa pangongoriente. Kasi para sa mga subscribers to eh. So... Number 3, dapat po mag-comment sa Facebook ng 10 minutes Merry Christmas. Yun yung number 3 natin, tingnan natin yung tama siya. 10 minutes Merry Christmas, yun na lang, 10 minutes. So yun, malino naman, guys, nasa YouTube. Mag-comment sa YouTube. Tatlong sinabi niya, guys, may tumamang isa. May pang-apat pa tayo. Yun, nakita naman natin na apat talaga. No? Tapos sabi ni Sir, tatlo lang daw. Actually, hindi naman si Sir yung nanalo, no? Pero marami siyang comments at message sa akin. Tinanong ko naman siya kung pwede ko ba mabanggit yung pangalan niya o may screenshot yung conversation namin at pumayag naman siya. At saludo naman ako sa Sir Ruel Ortiz. Na dahil siguro hindi ka lang masyadong nakinig noon. Pagod ka lang siguro, Sir, kaya hindi mo naiintindihan. Kasi halos lahat naman ng sumali dito sa paraffle natin ay naiintindihan nila, no? Alam nilang apat, kaya nga nag-comment sila sa baba sa YouTube at sa Facebook. Kinalulungkot ko lang kay Sir Richard Dumalag na hindi siya nanalo, no? Kasi hindi niya nagawa yung apat na yun. Nag-post ako dun sa community natin at tinanong ko kayo kung ibibigay ba natin o mag-raffle ulit tayo at ito yung naging votes. So, kita naman, guys, na panalo yung votes na mag-raffle ulit tayo para may ibang winner. At tutuparin natin yun sa Facebook ko na lang siya ilalive para maging legit. Lilipat ko na lang siya dito sa YouTube para ma-edit at malaman natin yung sino yung panalo. Diagrams natin, guys. Mag-focus muna tayo dito sa grupo ng transistors na ito na 23055. So ang gagawin natin dito, guys, i-group natin sila sa dalawa. So meron tayong group of 4 transistors sa taas at sa baba. So focus muna tayo dito sa apat na transistors. Lahat ng bases connected together, itong blue. Yan. Lahat naman ng emitter, itong black, connected together. Kung napapansin nyo, guys, yung transistors natin, medyo nakaangat yung dalawang pins, diba? Hindi sila eksaktong nasa gitna eh. Nakaangat sila. Tapos yung nasa left, yun yung palaging base, at yung right ay yun naman yung emitter. Kung tatanungin nyo kung asan yung pangatlong pin, walang pangatlong pin, guys, pero itong buong casing ng 23055, yun yung pangatlong terminal natin, yun yung collector. So, lahat ng casing, kukonnect natin yan. O pag minount na natin yan sa aluminum sink o heat sink o kahit na ano pang conductor, yung magiging casing nila, yun na yung buong collector nila. So yun, guys, ha. So kung hindi naman kayo naka-heat sink, manually, o isolder nyo na lang o i-screw nyo. Ito, yun na magiging collector natin. Collector 1, kasi sila yung grupo ng transistors na
number 1. So transistor 1, collector 1 sila. Ito yung base 1 connected together, at emitter connected together. Yun yung emitter 1. Napunta naman tayo sa second group. Ganun na ganun din, guys. Kaso papangalanan natin sila ng collector 2, base 2 at emitter 2. Yan. Yung casing pa rin, yung pa rin yung collector. Yung nasa kanan pa rin, yun pa rin yung emitter. At yung nasa left, itong blue, yun yung base 2. Yan, guys. At pag nabuo nyo na yan, magiging ganito yung itsura. Second naman na gagawin nyo, guys, ay dito naman sa transformer. Kung napapansin nyo, meron tayong tatlong winding. Saan yung mga winding na yon? Itong blue, itong red, at yung secondary natin, itong green. Ito yung may 380 turns. Hindi ko na isulat. Ayan, meron na. Ayan, meron na. 380 turns. Kung tatanungin nyo kung anong gauge yan, kalimitan ginagamit ko number 21, kalahating 21, kalahating 23. Kung gusto nyo naman na medyo mas malakas, base lang sa observation ko, number 21 puruhin nyo, guys. 21 na 380 turns. So ayan, guys. Simulan natin dito sa 6 turns number 19 na American wire gauge na magnetic wire. Yan yung lalagyan natin ng diode. So dito muna tayo. 6 turns lang yan, guys, dun sa core ng transformer natin. Tapos magse-center tap. Tapos itutuloy ulit natin ng 6 turns. Tapos dun lalabas yung pangatlong terminal. So number 1, number 2, number 3 terminals. Okay, yun muna. And then second naman na winding natin ay itong number 17 American wire gauge na magnetic wire na 12 turns. So terminal 1, wind natin ng 12 times, center tap, tapos wind ulit ng 12 turns, tapos yun yung pangatlong terminal. So never mind muna itong mga resistors at diode natin. Yun lang muna. Ito yung sabi, ito yung 6 turns, 12 turns, at last itong 380 turns. Okay. So yun na. Pagkatapos nun, guys, itong 6 turns number 19 na to, i-connect natin siya sa diode. Make sure guys na yung white belt niya ay papunta dun sa transistor base natin. So, kung titignan nyo, move natin. Tingnan nyo, yan. Itong white belt na to, ito yung papunta sa mga base nila ng group 1 o transistor 1. Itong terminal 2 naman natin, ito yung papunta sa diode na papunta rin sa group 2 o transistors 2. O dito nga, ito yung blue sa base 2. Yan. Make sure, guys, na hindi yan magbaliktad, ha? Kasi dapat palagi yung belt na white, yun yung papunta doon. Now, punta naman tayo dito sa pangalawang winding. Itong pangalawang winding, guys, 12 turns. Yung center tap niya, diretso nang naka-connect sa positive ng battery. Matic na yan. I mean, kung lalagyan mo ng clip, nakakagat na yung clip dito sa positive ng battery. Okay? Tapos, tignan natin. Taas natin yan. Itong terminal 1 naka-connect sa collector 1. At yung isang terminal niya dito sa baba, naka-connect naman siya sa collector 2. Yan, guys. Maliwanag. Tapos yung center tap, ulitin ko, naka-connect siya sa battery na positive. Nabalik tayo dito sa center tap ng 6 turns na number 19. Kung ano na lang yung nandito, guys, na number, yun na lang yung gamitin nyo. Kung tatanong nyo ako, pwede po ba yung number 21, pwede po ba number 17? Experimental naman na yun, guys. Kung nasa sa inyo na, kung susubukan nyo, hindi. Pero huwag nyo akong tanongin ng mga ganun, guys, kasi minsan hindi ko din na susubukan pa. Pwede po ba number 17? Pwede po ba number 21? Bahala kayo, guys. Pero ito lang yung para sa akin tamang timpla. Diyan mula sa center top naman ito, magkoconnect tayo ng tatlong resistors in parallel. 50, 50, at 39. So, depende na sa inyo, guys. Tatanungin nyo, pwede po ba experimental na trial and error lang, guys? Kasi baka sabihan nyo, pwede po ba 100, 100, tsaka 20? Hindi ko naman yun nasusubukan pa, guys. Pero para sa akin, ito na yung magandang timpla. Sin siya na, medyo maingay dun sa background natin. So yun, parallel sila, guys. Kung kukumputin natin kung ilang ohms to, 15 ohms something, 15 point something.
Ayan, connected sa resistors. Then, yung isang terminal nila, o yung out nila, kukonnect siya sa switch. Yun guys. At saka yung switch, kukonnect sa positive ng battery. Kung tatanong nyo kung saan yung negative na battery, yun. Yung dalawang emitter. Pinagsama lang natin yung dalawang emitter, tapos kinonnect natin sa negative. So yun guys. Yun naman na lahat. Ginawa ko na lahat. At so magtatanong kung ano to. Ito, ito yung isla natin. So, sasave ko na. At download yun na lang sa Facebook. Maraming salamat nga pala kay Sir Hill Pastores. Bigay sa akin ng dalawang Texas na mag-asawa. Sana gets nyo. Maraming salamat. At God bless sa ating lahat.